magandang araw sa lahat for today's video. Ang re-review naman po natin ngayon ay Titan 250 Fi dito po sa Merusi. Bali mga guys, andito ako ngayon sa National Highway, Barangay Canlalay, Binyang, Laguna. Tara, samahan niyo ako. Pero pag hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, please hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Tara, simulan na natin yung review mga guys. So yun mga guys, umpisa natin yung review sa kanyang gulong. Ang gulong po nito ay 100 by 80, 17 po. Kaya mga guys, makikita nyo yung mugs. Ang ganda po ng design ng mugs. Tapos ang kanyang disc brake po, malaki po. Yan, malaki po siya. Tapos ito po yung kanyang brake caliper. Yan, matte black po. Tapos papunta naman tayo sa likod na gulong. Ang likod na gulong po niya ay 130 by 70. 17 din po ang sukat. Mga guys, ano na rin to ha, disc brake na rin po yung likod niya. Tapos ito po yung kanyang caliper, yan, matte black din po. Tapos pupunta tayo sa likod mo, mga guys, oh, kita nyo, ang kapal ng gulong, oh, saka lalalim ng ano, spike. Talaga napakakapit dito sa daan. Tapos mga guys, ito yung kanyang signal light. Ito po, yan, saka ito yung kabila. Tapos may reflector po dito. Tapos may ilaw po siya rito para sa ating mga plaka. Yan, may ilaw po siya. Bababa lang po ilagay ng plaka, pero may built-in na po siya. Yan mga guys, oh, dalaga yan. Tapos may reflector din po dito sa magkabilang gilid. Yan. Tapos ito po ang kanyang taillight. Yan, maliit lang po siya. Pero LED na po yan mga guys, ha. LED na po. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang chain. Yeah, may chain cover po siya, tapos ang laki po ng kanyang sprocket. Yeah. Pero ano siya? Titan 250i. 250fi. Yeah. Titan 250fi. Tapos ito po yung kanyang gear pedal. Yan mga guys. 1 down, 6 up. Yan po. Tapos side stand niya po ay glossy na black. Wala po siyang ano mga guys sa center stand. Wala po siyang center stand. Yo mga guys, kasi pwede mo siyang i-categorize na pwede siyang classic o kaya underbone yan. Kaya ganyan po yung itsura niya. Tapos siya, mapunta naman tayo sa kanyang headlight. Yan mga guys, yung kanyang headlight. LED na rin po yan. Tapos pati po yung kanyang signal light. Yan, kabila din po. Yan mga guys. Tapos hindi ko nabanggit, may reflectorized po rin dito yan sa front shock. Sa harap po. Tapos yung fender niya po, yan. Matibay po na matte black. Tapos punta naman tayo mga guys sa kanyang manubela. Kung anong function ng kanyang manubela. Dito mga guys, meron siya passing light. Tapos high and low signal light. Busina. May idling po siya yan mga guys. Oh, may idling. Tapos yung kanyang start, push start, yan, ignition po. Yan mga guys.
natin. Ito mga guys, nakalakpo kasi yung kanyang clutch, pero malambot naman po. Saka yung kanyang hand grip. Ayan. Sakto po, malambot. Saka malaki po, ayan. Mahaba rin po yung kanyang bar end. Ayan. Tapos ang lambot po ng kanyang throttle. Tapos mga guys, yung kanyang gauge panel po, ayan. Digital na po, ayan. Tapos yung po yung mga function niya, ayan. Yung signal light. Kabila. Tapos may temperature po ng engine. Iilaw po yan pag mainit na po. Tapos yan, may neutral para alam nyo po yung ano nyo, gear nyo. Tapos yung kanyang ilaw, yan, headlight, yung high and low po. Yan. Tapos ABS na to mga guys, so ABS. Tapos ito rin po yung sa oil, yan. Tapos ito po yung sa engine. Nailaw po yan pag ano, may diferensya po eh. Iilaw po yan mga guys, yan. Tapos ito po yung kanyang gas tank, yan. Laki po. Saka mga guys, ito pala yung kanyang susian. O, kita nyo naman mga guys ha. Ito po yung function, yung lock, para matanggal po yung lock na manubela. Tapos yung ipupush button nyo na. Tapos mga guys, meron siyang USB port. Yan. Kaya yung mga naglo long drive, yan, hindi na kayo malulobat. Yan, USB port po dyan. Tapos ito yung kanyang gas tank mga guys. Yan, sa natin di ganon. Tapos isusipo. Yan. Tapos angat. Ayan mga guys. Tapos mga guys, hindi kayo mangangamba. Kasi meron siyang pang ano po, yung hindi po makakapasok ng tubig. May rubber po siya rito na stopper. Yan. Kaya hindi po makahaluan ng tubig yung gasolina natin mga guys. Yan. May stopper po siya, yan, na rubber. Yan, sara na po natin. Yan. Press lang natin to. Yan, sara na po yan. Tapos. Tapos mga guys, mono shock na to ha. Ayan po yung kanyang shock, kulay red. Tapos tignan nyo naman yung kanyang muffler. Ang ganda po ng muffler nito mga guys. So, kala nyo siya rat look. Kita nyo, para siyang rat look. Tapos, ito yung kanyang maliit na heat guard. Yan. Tapos ito po yung angkasan, yon. Tapakan lang ang angkasan po. Yan. Tapos ito po yung kanyang engine. Yan, may emblem po na Rusi, may R. Tapos ito po yung kanyang ano, yung brake pedal po sa likod. Yan mga guys, ang ganda rin ng design, no? Ganda po ng ano, kala nyo gear pedal, no? Pero pang brake po siya. Tapos mapunta naman tayo sa kabilang side. Yan po mga guys, yung kapila. Ito po yung engine oil. Tapos yung kanyang, may Rusio dito, yan. Parang tingin ko dito mga guys, filter to. Yung air filter, yan. Diyan nakalagay. Tapos ngayon mga guys, sasakyan ko na yung motor para makita nyo kung ano yung tsura kapag nakasakay na ako. Mga guys, ito yung design ng upuan niya. Ayan, ang ganda. Parang ano na nga po siya, yan, no? Parang customized na po yung kanyang upuan. Yan. Tapos mga guys, ito po yung kanyang susian. Hindi ko na rin no, mga guys bubuksan kasi wala kasing U-box sa mga ganitong design ng motor po. Yan. Pero para sa akin yung upuan niya malambot, saka malaki, saka ang ganda po. Yan, ang laki po kasi. So yun mga guys, alam ko ito na yung inaabangan nyo. Magkano ba ngayon ang Titan 250 Fi ng Rusi? Magugulat kayo sa presyo nito mga guys. Fi na po ito ha, saka 250cc. Tara, tignan natin. So yun mga guys, ito na. Titan 250. Ang down payment niya po ay 10,000.
pagkukunin nyo po siya na installment. Pero ang kanyang 3 years po ay 4,535 pesos. Pag 2 years naman po, 6,090 pesos. Pagka 1 year po, 10,755 pesos. Ang ano po nito, cash price po nito ay 116,000, mga guys. Pero kita nyo naman, mga guys, oh, ang ganda ng design niya. Yung parang gusto lang maiba yung itsura. Yan, baka gusto nyo subukan to. Ano po to, ah? Classic. O para siyang cafe racer po eh, na modified po. Maganda po yung pagkakagawa. Yan. Yung mga gustong sumubok na ibang tsura ng motor, baka magustuhan ito, mga guys. Pasyal lang kayo dito sa may Barangay National Highway. Dito po sa may Canlalay, Binyang, Laguna. Yan. Dito po sa Rusi dito. Yan. I-assist po kayo agad dito ni na Sir Chris. Yan. Saka, mga guys, ang nireview natin ngayon, ang kulay po nito ay glossy blue. Yan. Tatlo po ang kulay nito eh. Meron po siyang maroon, tapos black. Mga glossy po. Yan. Tatlong kulay po yung pwede nyo pagpilian dito, mga guys. So yun, mga guys, hanggang dito na lang. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, please hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Salamat nga po pala dito sa National Highway, Barangay Canlalay, Binyang, Laguna. Ito po ang Rusi branch dito. At narinig mo po itong Titan 250 Fi. Salamat po for sales to come. And God bless po. At gaya na lang yung sinasabi, ingat po palagi, ride safe always, and God bless po. Abangan nyo pa po yung mga susunod kong videos. Bye-bye!